mainit na balita ngayong tanghali. Presyo ng mga produktong petrolyo may big time rollback ngayong araw. Pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo, ditiyak ng DOE kung magtutuloy-tuloy na. Pangulong Rodrigo Duterte nanawagan sa Kongreso na huwag galawin ang natira sa bayanihan funds. PDP Laban Cusi Wing formal nang inendorso ang kandidatura ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo. Commission on Elections nagsagawa ng demo ng Automated Election System o AES na gagamitin sa eleksyon sa Mayo. Daan-daang English teachers kailangan sa Taiwan ayon sa Labor Department. A Chinese airliner na may lulang mahigit 130 pasahero bumagsak sa Guangxi Hills sa southern China. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Martes, March 22, 2022. At una sa mga balita ngayon tanghali. Epektibo ngayong araw ang big time price rollback na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis matapos ang price increase sa loob ng 11 magkakasunod na linggo. Subalit hindi pa matiyak ng Department of Energy kung magtutuloy-tuloy na ang bawas presyo sa produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Ang detalye mula kay Asher Kadapan Jr. Nasa 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro ang bawas sa presyo ng diesel, 5 hanggang 6 na piso naman sa gasolina, habang 8 pesos to 9 pesos ang natapya sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang big-time oil price rollback ay bunsod ng paghupa ng krisis sa pagitan ng Ukraine at Russia na may malaking kontribusyon sa supply ng langis. Nabawasan din ang demand ng langis sa China dahil sa pinatutupad na mahigpit na lockdown dahil sa mataas na COVID-19 cases. Ang China, di ho ba ngayon nag-worsen yung pandemic at nagkaroon naman lockdown sa yung economic activities sa China, medyo bumaba. Kaya yung demand nila mababa. Umaasa ang DOE na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ngunit paliwanag ni DOE Undersecretary Gerardo Erquiz, wala silang kakayahan na malaman kung ano ang magiging presyo ng langis sa mga susunod na linggo. Wala kaming kapangyarihan na magsabi. Kung nakikita niyo po, hinihingi namin ay dinulog namin sa Kongreso ang amendment ng all the regulation law dahil dito po nakasaad kung ano yung pricing mechanism natin. At itong pricing mechanism ang sinusunod ng mga gasoline stations. Kaya nga tinawag ho ito na all the regulation, the word that ibig sabihin walang pakialam ang gobyerno po. Nagbigay ang fuel price rollback ng pag-asa sa mas maayos na kita para sa mga apektadong tsuper at operator, lalo pa ng mga pampasaherong jeep. Mas mabuti pa po kasi nahirapan nga kami sa yung ikot eh. Sana po tuloy-tuloy na po. Ang sa gayon naman po katulad niyan, ang presyo ng LPG tumaas na. Hindi lang po mga driver, lahat po apektado po. Ang mamayang Pilipino. Ang rollback na yun, yung sa may mga kaya, maluwag na sa kanila. Pero sa aming mga jeepney driver, mabigat pa rin talaga yun. Nangako naman ang DOE na patuloy silang gumagawa ng mga hakbang upang tugunan ang pagtaas sa presyo ng langis. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na itaas sa 500 piso kada buwan ang matatanggap na ayuda ng bawat mahirap na pamilyang Pilipino sa gitna ng patuloy na fuel price hike. Mula ito sa naunang inanunsyo ng pamahalaan na 200 piso kada buwan sa loob ng isang taon. Para sa detalye, narito ang ulat ni Rosa Licos.
Maging si Pangulong Rodrigo Duterte, inaming naliliitan siya sa 200 pisong halaga ng dagdag na ayuda para sa mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa kada buwan. Sa gitna ito ng pagtaas ng presyo ng langis at ilan pang pangunahing bilihin. Kaya ipinag-utos na ni Pangulong Duterte na taasan ang cash aid sa 500 piso. Yung ayuda niya, 200, sabi ko rin sa kanya talaga, too small. Too small. Sa isang buwan. Kaya, sabi ko, hanap ko ng pera saan. Nagbubulungan kami. Kung masyadong mababa yan. Cannot sustain a family of 3, even 4, 5. Nagbigay na rin ito ng direktiba kay Finance Secretary Carlos Dominguez na gamitin ang lahat ng available na pondo para sa dagdag ayuda. Subalit ang pondo namang gagamitin para ma-sustain ito sa loob ng isang taon, ipinauubaya na ng punong ehekutibo sa hahalil sa kanya sa pwesto. So sabi ko kay Sane, it will be uphill battle for the next generation kung gawain natin ang 500. Sabi ko sa kanya, bahala ng presidente niyan saan siya magnakaw. Partikular na makikinabang sa dagdag na ayuda ang mga benepisyaryo na ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 pesos na fuel subsidy sa lungsod ng Puerto Princesa para sa mga nasa transport sector na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona live. Andy, bakit 5,000 pesos lang ay pamamahagi sa kanila? Hindi ba dapat ay 6,500? Ella, ang 5,000 cash fuel subsidy na ipinamamahagi ngayong araw dito sa Puerto Princesa City ay bukod pa sa nakatakdang ibigay ng LTFRB para sa mga driver ng public utility vehicle. Matapos apurbahan ng pamahalaan ang cash fuel subsidy para sa mga kwalipikadong driver ng pampublikong sasakyan, bunsod ng pagsipa ng presyo ng langis sa merkado. Nagpapatupad na simula ngayong araw ng pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy ang lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa City sa Barangay Tinigiban sa lungsod. Alas 8 pa lang ng umaga kanina, mahaba na ang pila ng mga driver ng pampaserong jeepney, tricycle, multicab at maging ng kanilang mga operator o may-ari ng mga sasakyan. At ayon nga sa LGU, paghahatian ng driver at operator ang 5,000 pisong cash, kaya kapwa sila makatatanggap ng 2,500 pesos. Ayon sa mga chuper, malaking tulong na rin ang halagang kanilang natanggap upang kahit papaano ay makabawa sa ilang araw nilang gasto sa gasolina sa kanilang pamamasada. Ela, sa ngayon ay tuloy-tuloy itong pamamahagi ng 5,000 pesos sa mga driver at operator. At ayon niya sa LGU ay nakahanda silang mag-overtime kung sakaling hindi nila matatapos hanggang alas 5 ng hapon itong pamimigay. Balik sa iyo, Ella. Andy, naging maayos naman ba ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga drivers? Oo, sa ngayon, Ella, ay maayos naman at napapatupad pa rin itong pagkakasunod-sunod. Ano? Kasi sinunod nila itong protocol na kung sino yung mga maagang dumating ay siyang inuuna nila at naghihintay naman itong mga huling dumating dito ngayon, Ella. Alright, maraming salamat, Andy Pagayona, live na nag-ulat mula sa Puerto Princesa City. Hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na huwag galawin ang pondong natira sa ilalim ng Bayanihan 2 o Bayanihan to Recover as One Act. Ayon sa punong ehekutibo, kailangang matiyak na may magagastos ang pamahalaan oras na magkaroon ng panibagong surge ng COVID-19 sa bansa dahil sa posibilidad ng paglitaw ng panibagong coronavirus variant. Mula sa Quezon City, may report si Rosa Licoz live.
Rosalie, magkano pa ba yung natira sa bayanihan funds na hindi pa nagagamit? Aga, nasa 4.99 billion pesos o 54.96% sa release budget ng Bayanihan 2 o Bayanihan to Recover as One Act ang hindi pa nagamit as of June 2021 at sinauli na nga sa Bureau of Treasury. Umapela si Pangulong Rodrigo Duterte na huwag itong galawin dahil posibleng kailanganin ito ng gobyerno oras na magkaroon muli ng COVID-19 resurgence sa bansa dahil sa bagong COVID-19 variant. Pakinggan natin ang pahayag ng punong ehekutibo. So sabi ko nga yung bayanihan, nagtatanong na hindi pa naubos, sinauli na sa Treasury. Pero ganito yan eh. Sana huwag na lang galawin ng Congress. If they want to legislate it, so be it. But huwag galawin yan kasi that is in preparation for another surge of another variant. Yung natirang pondo nakalaan sana bilang ayuda sa micro, small at medium enterprises ayon sa ulat ng Commission on Audit o COA. Samantala, iginiit naman ng presidente na hindi siya handang ipag-utos na luwagan na ang mask mandate sa bansa. Anya, malaki ang nagawa ng pagsuot ng face mask upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Taliwas ito aga sa ginagawa na ngayon sa ibang Western countries kung saan niluluwagan na yung face mandate. Balik sa iyo, Aga. All right, maraming salamat, Rosalie Coz. Tiniyak ng Department of Labor and Employment na minamadali na ng Wage Board ang pagre-review sa mga petisyong inihain na humihiling na dagdagan ang minimum na sahod ng mga manggagawa. Ayon sa National Wages and Productivity Board Commission, nagpulong na sila ng Regional Wage Boards noong nakaraang linggo upang pag-usapan kung paano mapapabilis ang proseso sa posibleng adjustment sa minimum wage. Kahapon, sinabi ng DOLE na mayroon ng mga petisyon na nakahain sa 6 na rehiyon sa bansa para sa hirit na dagdag sahod. Sinabi din ng DOLE na posibleng ilabas ang desisyon sa wage hike petition sa darating na Mayo o Hunyo ngayong taon. Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang grupo ng mga manggagawa sa harapan ng tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ito ay upang patuloy na ipanawagan ang suspensyon ng excise tax sa langis. Mula sa Quezon City, may report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, bakit nagpuprotesta pa yung mga labor group sa LTFRB kahit may rollback na sa mga produktong petrolyo? Yes, aga, maliit lang yung ibinabasa presyo nitong mga produktong petrolyo kumpara sa itinaas nito simula pa noong Enero. Ito yung paliwanag ng grupong pinagkaisang samahan ng Chuper at Operator Nationwide o Piston. Bunsod dito ay nagmarcha ang Piston kasama ang grupong anak pawis patungo sa opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ngayong umaga. Ayon pa kay Piston National President Modesto Floranda, pangunahing panawagan nila ang pagbabalik ng 10 pisong dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeep na naaprubahan na rin naman ng ahensya noong 2018. Sa kabila nito, hindi pa nila napapanahon ang petisyon para sa 14 at 15 pesos na minimum fare dahil mabigat ito para sa mga mananakay na bumabangon pa sa krisis dulot ng pandemya. Sa halip, mas kinakailangan sa ngayon ang tuluyang pag-aalis ng excise tax sa langis sa gitna ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Dapat rin anilang rebisahin ang oil deregulation law dahil pinaglalaruan lang ng mga oil company ang gobyerno dahil sa kawalan ng kontrol sa presyo ng langis. Ito ay malinaw na panliling lang sa atin ang oil company. Sapagkat yung ginagamit natin ngayon na krudo ay nabili po natin yan na mas mababa pa by Nobyembre at umaabot lamang ng 85 per barrel yung produktong petrolyo. Taminado yung ilang mga gusalinahan na inuubos talaga lang nila yung kanilang stocks.
Aga sinubukang hingin ng UNTV News and Rescue ang pahayag ng LTFRB kaugnay sa kilos protesta ng mga labor group, ngunit wala pang tugon ang ahensya. Sa kasalukuyan ay sinasagawa pa ang LTFRB hearing kaugnay sa dalawang petisyon na 5 pesos at 6 pesos na dagdag pasahe sa mga jeep. Aga. Okay, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Malapit sa projection ng Okta Research Team na 400 ang naitalang COVID-19 cases kahapon. Kumukuha ng datos ang grupo sa DOH Data Drop upang ma-monitor at maiulat pa rin nila ang daily COVID-19 cases sa bansa. Para sa detalye, makibalita tayo kay Aiko Miguel na nasa linya ng ating komunikasyon. Aiko, ilan lang ba ang naitalang kaso sa bansa kahapon? At kung ikukumpara ito sa testing na isinasagawa, masasabi na ba na talagang mababa na ang COVID-19 cases? Yes, Ella, kahapon nga ay nakapagtala lang ng 415 COVID-19 cases sa Pilipinas, 13 nasawi at 575 na gumaling sa COVID-19. Sa kasalukuyan, Ella, ay nasa wala na sa as 3 o kaya nasa 2.6 lang yung positivity rate sa Pilipinas. So ibig sabihin dito sa datos na ito ay mababa na talaga yung bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. At bati naman sa inilabas na National COVID-19 Case Bulletin ng DOH kahapon, nasa 3,572 ang nadagdag na COVID-19 cases sa bansa mula March 14 hanggang 20 at 510 naman ang daily average cases sa bansa mula March 7 hanggang 13. Isa lang ang nadagdag na severe critical case at 655 naman ang naitalang nasawi sa nakalipas na linggo. Nananatiling nasa minimal risk ang case classification sa buong bansa at low risk naman pagdating sa healthcare utilization. Ibig sabihin, mababa na rin ang bilang ng mga na-ospital at nasa ICU ngayon. Pero ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, dapat mapanatili pa rin ang pagsusuot ng face mask dahil maraming ebidensya o malaki ang mga nakikitang porsyento sa mga bilang na nagsusuot ng face mask ay hindi talaga nahahawa ng sakit o kaya kaunti lang sa bilang nila ang nahahawa sa sakit. Ang pagsusuot ng face mask ay laging kasama sa mahalagang health protocols kapag may mga outbreaks sa iba't ibang panig ng mundo. Isa pa, binigyang diin din ng DOH ang kahalagahan ng pagpapabakuna kontra COVID-19 bilang dagdag proteksyon at paraan para maputol na ang hawaan ng sakit. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Binigyang pagkilala ng National Task Force Against COVID-19 at Department of the Interior and Local Government ang mga local government unit na nagkaroon ng malaking partisipasyon sa pag-i-issue ng safety seal at implementasyon ng Vaxcert PH. Nagbigay din ng update ang NTF sa COVID-19 vaccination program ng pamahalaan. Mula sa Pasay City, may report si JP Nunez live. JP, ano yung mga LGU ang nanguna sa pagbibigay ng safety seal at Vaxcert PH? Aga, nanguna nga dyan ang mga syudad ng Maynila at Quezon City pagdating sa pag-i-issue ng safety seal, habang ang Marikina, Iloilo at Davao City naman pagdating sa compliance ng requirement at pag-i-issue ng online COVID-19 vaccine certificate o ang Vaxcert PH. Ang Quezon City nasa 5,800 safety seals mula sa local government unit ang nai-issue sa kabuuan. Habang ang syudad naman ng Maynila nakapag-issue ng 557 safety seals mula naman sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang safety seal ang ibinibigay sa mga business establishment na nakasunod sa itinakdang standard para ituring na safe space ang lugar laban sa banta ng COVID-19. Kabilang sa mga requirement nito ang fully vaccinated na mga empleyado, maayos na ventilation at tamang pagpapatupad ng minimum public health standard. Samantala, ang mga syudad naman ng Marikina, Iloilo at Davao ang binigyang pagkilala sa compliance ng requirements sa pag-i-issue ng Vaxcert PH. Ang Vaxcert PH, ang online vaccination card
na kinikilala sa ibang mga bansa para sa mga overseas Filipino workers at iba pang bakunadong Filipino na nangingibang bayan. Nagbigay din ng update ang National Task Force Against COVID-19 sa vaccination rollout ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ang National Advisor for COVID-19 Response, nasa 140 million na ang total administered na bakuna sa bansa. 65 million ang mga fully vaccinated, habang nasa 12 million naman ang nakatanggap ng booster dose. Muli namang nanawagan ng NTF sa publiko na magpabakuna laban sa COVID-19, lalo na ang mga senior citizen at hindi pa nababakunahan. Ayon kay Secretary Dizon, isa sa tinututukan ngayon ng NTF ang pagpapalakas ng vaccination program sa area ng BARM at plano nila na magsagawa pa ng bahay-bahay na pagbabakuna sa area ng BARM. Sa ngayon aga, pinagpaplanuhan na rin ng DILG na i-require ang safety seal sa mga business establishment na magre-renew ng kanilang mga business permit. Layunin nga nito na matiyak na ligtas ang mga business establishment laban sa banta ng COVID-19. Yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. All right, maraming salamat, JP Nunez. Samantala, naghahanap ngayon ng 450 foreign English teachers ang Ministry of Education ng bansang Taiwan. Sa isang pahayag na inilabas ng DOLE, nangangailangan ng Taiwan government ng higit 400 teachers para sa primary at secondary education. Kinakailangang may bihasa sa pagsasalita ng English, may bachelor's o mas mataas na degree na tinapos sa pag-aaral at may walang anumang criminal record. Advantage kung mayroong teacher's license, gayunman hindi ito required. Ayon sa DOLE, aabot sa higit 115,000 ang buwanang sahod para dito, bukod pa ang iba pang benepisyo. Gayunman, dedepende pa rin ang sweldo sa educational attainment ng isang aplikante. Ang mga interesadong aplikante ay maaari magsumite ng kanilang aplikasyon hanggang sa March 31 at kinakailangan lamang na magparehistro sa link na nakikita nyo sa inyong mga screen. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang amendments sa Public Service Act kung saan luluwagan na ang foreign equity restrictions na magpapahintulot sa 100% foreign ownership sa ilang economic sectors tulad ng telecommunication companies, airlines at railways. Para sa detalye, narito ang ulat ni Rosalie Coz. Isang major economic reform agenda ang naisabatas 3 buwan bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Nilagdaan ng Pangulo kahapon ang amendments sa Public Service Act. Layo nitong makapanghikayat ng mas maraming global investors sa pamamagitan ng pagluluwag sa foreign equity restrictions. Ibig sabihin, magbibigay daan ito sa 100% foreign ownership ng ilang sektor sa ekonomiya tulad ng telecommunication companies, airlines at railways. Hindi naman ito sakop ang transmisyon at distribusyon ng electricity, water pipeline, sewerage, seaports, petroleum pipeline at public utility vehicles. I believe that through this law, the easing of foreign equity restrictions will attract more global investors, modernize several sectors of public service, and improve the delivery of essential services. Naniniwala ang punong ehekutibo magbibigay daan ito sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa pandemya. Makatutulong din anya ito sa mga mamamayan. Indeed, the enactment of this amended law as well as the amended Foreign Investments Act shall help stimulate the economy, especially for local businesses. It is also expected to generate more jobs for Filipinos, to improve basic services for Filipino consumers and allow for the exchange of skills and technology with the country's foreign partners.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal na ang iniendorso ng ruling party na Partido Demokratiko Lakas ng Bayan QC Group si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang kanilang kandidato sa pagkapangulo. Mula sa detalye o para sa detalye, makibalita tayo kay Yanel Maribuhok live. Nel, ano yung dahilan bakit si Marcos Jr. yung kanilang sinuportahan at may basbas ba ito ni Pangulong Rodrigo Duterte? Yes, aga ayon kay PDP Laban President Secretary Alfonso Husi, si Bongbong Marcos Jr. ang pinakamalapit na kandidato na magtutuloy sa reforma na simulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa Quezon City, formal na inanunsyo ng QC ang naging desisyon ng partido. We want to sama-sama kami to make the formal announcement today that we are endorsing the candidacy of Bongbong Marcos. Ayon kay Kusi, dumaan ito sa masusing kwestiyon. Sa tanong naman kung ito ba'y nangangulugan rin ang endorso ni Pangulong Duterte, ayon kay Kusi, mas mabuting hintayin ang anunsyo mismo ng Pangulo. Binatis naman ni Senator Coco Pimentel, chairman ng PDP Laban Pacquiao Group, ang aksyon na ito ng grupo nila Secretary Kusi. Ayon sa Senador, manifestasyon ito na total strangers ang grupo ni Kusi sa PDP Laban. Hindi niya ito kinikilala na ang partido ay itinatag para labanan ng Marcos dictatorship. Nanawagan si Pimentel sa Commission on Elections na i-dismiss na ang petisyon ukol sa anumang kung anong grupo ang dapat na ideklara na lehitimong PDP Laban. Ayon naman patulan na ni Kusi ang patutsada na ito ni Pimentel. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Nel, may reaksyon na ba si BBM sa endorsement ng PDP? Yes, kadarating lamang ng reaction ng company BBM sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Vic Rodriguez at nagpapasalamat sila dito sa naging endorso ng PDP Laban sa kanyang kandidatura aga. All right, maraming salamat Nel Maribuhok. Sa Nueva Ecija naman, nanunuyo ng mga botante sina Presidential Candidate at Vice President Lenny Robredo. Mula sa Nueva Ecija, may live report si Herlyn Delgado live. Herlyn, kumusta naman ang naging pag-iikot ng Lenny Kiko tandem sa Nueva Ecija? Ecijanos naman ng mga taga-suporta ng Lenny Kiko team ang sumalubong kina Presidential Candidate at Vice President Lenny Robredo at running mate sa Senator Francis Kiko Pangilinan. Ela, una nga nilang pinuntahan ang tambalang Robredo Pangilinan kasama ang ilan sa kanilang senatorial bets ang isang people's rally sa Pag-asa Sports Complex sa lungsod ng San Jose, sa Nueva Ecija. So, sunod namang binisita ng Lenny Kiko tandem ang Nueva Ecija Electric Cooperative 2 sa bayan ng Talavera kung saan sinalubong sila ng mga taga-suporta at ni Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated o PhilReca Fartalis Representative Presley De Jesus. Dito binigyan diin ni Robredo ang kahalagahan ng electric cooperatives at tulungan ng mga ito imbis na buwagin. Samantala, pupunta rin si Robredo sa Ako Ang Saklay Center sa bayan ng San Antonio para bisitahin ang women mushroom farmers. Mamayang gabi naman, nakatakdang dumalo ang Robredo team sa Nueva Ecija People's Rally sa Cabanatuan City. Noong 2016 vice presidential race, natalo si Robredo sa Nueva Ecija kay Bongbong Marcos na nakakuha ng mahigit kalahating milyong boto. Mahigit 1.5 million ang rehistradong botante sa probinsya para sa 2022 elections. Ela, bukas naman ay inaasahang sa Karatig probinsya ng Tarlac tutungo ang Robredo ticket para mangampanya. At yan muna ang latest mula rito sa Nueva Ecija. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Herlyn Delgado. Nagsagawa ang Commission on Elections ng end-to-end demonstration ng Automated Election System o AES na gagamitin sa eleksyon sa Mayo. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live.
Dante, ano yung layo ng end-to-end demo na ito? Magandang tanghali aga. Layon nito na ipakita ang proseso mula sa pag-feed ng balota sa vote counting machine o VCM hanggang sa canvassing ng election returns sa local level hanggang sa national level o sa National Board of Canvassers. Bukod dito aga, ito ay para rin maipakitang gumagana ng maayos ang sistema ng automated election at bahagi na rin umano ito ng transparency ng halalan. Ngayon ng umaga ay nagsagawa ang Commission on Elections ng end-to-end demo ng gagawing automated election system sa darating na May 9, 2022. Bilang bahagi ng proseso aga ay una ay binuksan yung vote counting machine at pagkatapos ay magpiprint ng tinatawag na initialization report. Dapat ang lumabas dito ay zero vote result na ibig sabihin wala pang datos sa VCM o resulta ng halalan. Pagkatapos nito ay bubuksan na ang botohan hanggang sa isasara ito. Susundan ito ng pagprint ng 8 election returns o ERs alinsunod sa batas para ibigay sa dominant majority party, dominant minority party, municipal treasurer at iba pa. Kapag lahat ng 8 grupo na dapat makatanggap sa election returns ay nabigyan na, saka pa lamang sisimulan ang transmission ng election results. Mula sa Municipal Board of Canvassers, patungong Provincial Board of Canvassers at hanggang National Board of Canvassers. Sa demo kanina aga ay pinayagan ang iba't ibang political party, local source code reviewers at iba pa maging ang mga tauhan ng media na bumoto. Lahat ng sumali. Lahat ng pangalan sa balota ay fictitious names o hindi pangalan ng mga tunay na kandidato. Mayroong iba aga ay sinadya nila yung imali ang pag-shade ng balota. Mayroon din na sinubrahan ang dami ng kandidatong binoto o itong tinatawag nilang overvoting. Ang resulta nito ay hindi tinanggap o binasa ng makina ang kanilang boto at nireject o iniluwa ng makina yung balota. At sa kabuuan naman aga ay maayos naman ang ginawang demo kanina at walang naranasan na anumang glitches. Yan ang ating balita mula sa Maynila. Balik sa iyo aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Ilang revisions ang ginawa ng Commission on Elections sa guidelines nito para sa darating na halalan. Kabilang dito ang bilang ng mga botante na papapasukin ng sabay sa bawat presinto. Para sa detalye, makibalita tayo kay Janice Niente na nasa linya ng ating komunikasyon. Janice, gaano nakarami ang papayagan na makapasok sa bawat presinto at ano-ano pa yung mga binago ng COMELEC sa naunan nilang inilabas na health guidelines para sa nalalapit na halalan? Ella, kanina sa pakikipanayam ni COMELEC Commissioner Attorney George Erwin Garcia sa Huntahan Ligan, sinabi nito na posibleng mas marami pa ang bilang ng mga botanteng papayagan sa loob ng isang presinto sa mas pinaluwag na health protocols na ipapatupad ng COMELEC dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Bagaman wala pang formal na inilabas na guidelines ang COMELEC hinggil sa ilang babaguhing health protocols sa panahon ng halalan, ayon kay Commissioner Garcia, na maaaring hindi na lilimitahan sa 5 botante ang maaaring bumoto sa kada presinto. Yung pagboto, dahil nga po nung in-impose yan, yung guidelines medyo panahon ng mataas ang COVID, pag po tayo nag-level 0, nag-level 1 lamang sa araw ng eleksyon, palagay ko po sa halip na 5 lang ang makakaboto, pwede mas padoble yan sa bawat presinto at any given time. So, siyempre kinakailangan mag-a-adjust din po tayo. Aalisin na rin sa guidelines ang pagsusuot ng face shield sa panahon ng botohan habang mananatili naman ang pagsusuot ng face mask at disinfection sa mga presinto at botante. Nilinaw rin ni Commissioner Garcia na hindi pinagbabawalang bumoto ang mga individual na makikitaan ang kaparehong sintomas ng COVID-19. Maglalaan pa rin ang COMELEC ng hiwalay na presinto o isolation precinct para makaboto pa rin ang mga botanteng nagkasakit sa panahon ng botohan. So we will not disenfranchise any of our voters. Yan po ay pinaka-importante na kahit na may sakit ka, kahit na gusto mong bumoto, makakaboto ka.
At dahil may limitasyon pa rin dahil sa pandemya, mag-i-extend rin ang oras ng botohan ng COMELEC kung saan magsisimula ito ng alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, habang maaari pa rin itong i-extend kung kinakailangan para mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makaboto. Samantala, pagdating naman sa pangangampanya, sinabi ni Garcia na inamyendahan na rin nila ang resolusyon 10732 kung saan hindi na kailangan pang kumuha ng permit to campaign ng mga kandidato sa COMELEC Campaign Committee o CCC kung mga kampanya ito sa mga lugar na nakapailalim sa alert levels 1 at 2. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ng COMELEC ang pakikipagbeso-beso, yakapan, kamayan at pakikipag-selfie sa panahon ng pangangampanya habang pahihintulutan na magdaos ng campaign gatherings in 100% capacity, mapa-indoor o outdoor man sa alert level 1 areas habang 70% capacity naman sa mga lugar na nakapailalim sa alert level 2. Ela, sa ngayon wala pang binanggit ang COMELEC kung kailan formal na ilalabas ang inamyendahang guidelines na ipatutupad para sa darating na botohan sa May 9, 2022. Ela? Janice, nabanggit ba ng COMELEC na po pwede na rin bang magdala sa oras ng halalan yung tinatawag na kodigo para hindi naman mahirapan kung imememorize lahat ng mga pangalan na gusto mong iboto? Ela, sa kaninang sinabi ni Commissioner Garcia ay wala pa ito, hindi pa niya ito nabanggit, Ela, pero sa mga susunod na araw kung ilalabas na itong guidelines ay saka pa natin malalaman, Ela, kung makakasama ba ito sa protocols ng COMELEC, Ela. Alright, maraming salamat, Janice. In Hente Live na nag-uulat mula sa Quezon City. Nagsasagawa ng masusing threat assessment ang Philippine National Police sa mga kandidato na humihiling na bigyan sila ng security escort. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, nais nilang masiguro na lehitimo ang banta sa buhay ng mga ito bago aprubahan ang kanilang aplikasyon sa pagkakaroon ng security escort. Para sa detalye, may ulat si Lea Ilagan na nasa linya ng ating komunikasyon. Lea, gaano ba karami yung humihiling ng security escort? Wala pang updated na bilang aga, no? Pero noong mga nakaraang buwan ay nasa 100 na itong kabuuan na humihingi itong security escort na mga tatakbo ngayong halalan, local at national na ito, aga, ano? Kaya nga sinabi ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos na deadline na ngayong araw ng ginagawang assessment ng PNP para sa mga kandidato ng humihingi ng security escort sa Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief Carlos, isasalang nila sa masusing assessment ang banta sa buhay ng isang kandidato bago aprubahan ang aplikasyon ng mga ito. Aniya, nais nilang masiguro na lihitimo ang natatanggap nilang banta at hindi gawa-gawa lamang. Tiniyak naman ni General Carlos na i-deploy nila ang mga pulis na magsisilbing security escort ilang araw bago magsimula ang local campaign period sa March 25. Sinabi pa ni General Carlos na kahanda naman ang mga ito sa kanilang security package para pangalagaan ang seguridad ng kanilang mga babantayang kandidato. Mahigpit naman ang bilin ni Chief PNP na ang trabaho lamang ng mga pulis ay para pangalagaan ang seguridad ng kanilang mga babantayan at hindi upang tumulong sa pangangampanya o magbitbit ng mga election paraphernalia. Obligado din ang mga pulis na magsuot ng pulis uniform sa kanilang pagbabantay. Nagbabala din ang general na kakasuhan ang pulis na mahuhuling nakikisawsaw sa politika. Aga? Okay, maraming salamat, Lea Ilagan. Bumagsak ang isang Chinese passenger plane na may lulang 132 tao sa Guangxi Hills sa southern China. Galing ang China Eastern Airlines Boeing 737-800 sa Kunming patungong Guangzhou nang mag-crash sa Guangxi Province at sumabog. Hindi pa alam ang bilang ng casualties at dahilan ng pagbagsak nito. Ngunit wala ring nakikitang senyales ng survivors ang mga rescuer. Ipinag-utos na ni Chinese President Xi Jinping ang agarang investigasyon kaugnay nito, samantalang
grounded na ang lahat ng 737-800s ng China Eastern Airlines. Mayroong good safety record ang karamihan ng Chinese Airlines at huling naitala ang isang major accident, 12 taon na ang nakalilipas. Walo ang naiulat. Walo ang naiulat na nasawi sa pambobomba ng Russian troops sa isang residential area at shopping center sa Kiev. Nagpatupad na ang alkalde ng Kapitolyo ng curfew simula Lunes ng alas 8 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga ng Miyerkules. Samantala, inakusahan naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia ng war crimes sa Mariupol City kung saan matindi ang bakbakan. Nasa 300,000 residente ang natrap sa lungsod at walang kuryente, pagkain at tubig sa gitna ng pambobomba. Tinatayang 90% ng mga gusali ang napinsala. Subalit walang balak ang Ukraine na isuko ang lungsod sa Russia. Maraming supermarkets ngayon sa Vietnam ang nagbibigay ng discounts sa gitna ito ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at gasolina. Kung bakit, alamin natin kay Denise Galam. Tuwang-tuwa ang mga mamimili, lalo na mga nanay, dahil sa kabila ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin at gasolina sa Vietnam, maraming supermarkets ngayon ang nagbibigay ng hanggang 50% discounts sa kanilang mga produkto. Inaasahan na kasi ng retail industry na magtitipid ang consumer sa pamimili bunsod ng patuloy na pagtaas ng gasolina mula pa noong huling bahagi ng Disyembre. Umabot na sa $1.30 o mahigit 68 pesos ang halaga ng gasolina kada litro. Kaya naman sa halip na lilimitahan ng isang kababayan ang kanyang bibiling supply ng pagkain, dinagdagan pa niya ito dahil sa mataas na discounts na alok ng supermarket. Sinamantala ko na po mamili ng stocks na pagkain dahil nga po maraming essential goods yung may discount. Kaya namili na ako ng pang 3 linggo dahil hanggang katapusan na lang din yung paglalagay nila ng discount sa mga products na madalas kong binibili. Kabilang sa listahan ng mga produktong may diskwento, ang baboy, gulay at iba pang mga madaling ibentang produkto. Nagpahayag naman ang isang sikat na supermarket chain sa bansa na magbababa ito ng presyo sa 3,000 essential items na ibebenta nito hanggang sa katapusan ng buwan ng Marso. Denise Galam, UNTV, News and Rescue Vietnam. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, Versikulo 26 na nagsasabi, "Kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit." Balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.